Magandang araw po muli sa inyong lahat. At noong nakaraang Biyernes nga po, hindi po tayo nakapag-upload ng video sapagkat medyo stress po ako. Kinakailangan ko po munang mag-relax. Kaya ngayong Linggo, nakagawa po ako ng video. Ngayon po ako makakapag-upload. At dahil po dyan, napili ko pong talakayin kung ano po ang pagkakaiba ng stress, anxiety at depression, na akin naman pong hahatiin sa tatlong bahagi. Sa mga sandali pong ito, ay ating pagtutunan ng pansin ang patungkol sa stress. Sa susunod na Linggo po, ang patungkol sa anxiety at yung kahuli-hulihan ay patungkol sa depression. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na makilahok, makiisa sa ating gagawing pagtalakay upang makapagbigay po kayo ng mga comments sa ibaba ng inyong mga payo upang makinabang po yung ating mga manunood na nakararanas nito upang sila po ay magkaroon ng kaginhawaan din naman sa pamamagitan din po ninyo. At umpisahan po natin, talakayin po natin ang patungkol sa stress. Ano po ba ang stress? Ang stress po ay ang tugon ng ating katawan sa pang-araw-araw na pressure na ating pinagdaraanan o nararanasan. Sumaliwanag po, merong pressure. At karaniwan naman po ang stress ay hindi nakasasama sa ating kalusugan kung ito po ay nawawala kaagad. Sapagkat karaniwan nga po na ang stress ay nawawala rin naman kaagad. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag ka ang stressor o yung pressure ay huminto na. Kung ano po yung nakakapagpa-stress sa inyo ay nawala na, huminto na, napawi na, wala na rin po kayong stress. At okay lang po yon. Halimbawa po, ang mga sumusunod, makakaramdam po kayo halimbawa ng takot o nervyos, una. Pangalawa, halimbawa ay yung galit. Yan, bigla ang galit. Pangatlo, yung lungkot. Pang-apat, yung pangamba. Panglima, yung pagkabalisa. Nakakaramdam kayo niyan. At bigla rin namang mawawala later on sa paano pong pamamaraan. Halimbawa, kayo po ay nagkaroon ng takot o nervyos sa kadahilan ng biglang lumindol. Malakas man yun o mahina, pagkatapos po ng lindol, siguradong wala na po yung inyong takot at nervyos, wala na po yung inyong stress, balik normal na po kayo. Naalala ko po noong araw, noong ako po ay elementary, sa Nueva Ecija, sa amin pong lugar, ay lumindol po ng malakas July 16, 1990. Kung hindi po ako magkamali, mahigit 7 ang magnitude ng lindol na yon. At talaga namang ang daming natakot, ang daming ninervyos. Ngunit pagkatapos po ng lindol na yon, nagpupuntuhan sila at nakita kong nagtatawanan. Bakit? Dahil sa iba't ibang reaksyon, iba't ibang pangyayari na kinapulutan ng katatawanan, reaksyon na nung mapag-usapan nila ay talaga namang nagtatawanan sila. Ibig sabihin, okay na sila, relax na sila, kampante na dahil tapos na yung lindol. Ganun lamang po. Halimbawa naman yung galit. Kapag mayroong biglang nang inis sa'yo at halimbawa mayroong nakagawa sa'yo ng bagay na kagalit-galit na hindi naman sinasadya, at kapag humingi na po siya ng tawad sa'yo, ay okay ka na, wala na yung stress mo. So ganun lang kadali, saglit lang yung stress sa'yo, okay na. Halimbawa naman sa lungkot, halimbawa mayroong kang parating na isang minamahal sa buhay sa araw na ito, pero aba, lumulubog na yung araw, hapon na, wala pa siya. Kung ano-ano nang naiisip mo, nalulungkot ka na. Hindi mo alam na traffic lang pala. Pero pagdating niya, ayan, ang saya-saya na. Halimbawa po naman, sa pangamba. Halimbawa, tatawid kayo ng isang ilog. Malabo ang tubig. At ang lugar ay hindi ninyo masyadong kabisado. Ngunit may mahalaga kayong bagay na paroroonan sa kabilang ibayo. So, nai-stress kayo. Baka kasi mapahama kayo sa pagtawid doon sa ilog na yon. Pero pag nakakita kayo ng dumaan, nakita ninyo, ah, mababaw lang pala. So, wala na po yung inyong stress. At halimbawa, yung panglima, dun sa pagkabalisa, halimbawa sa araw na ito, huwag namang mangyari, magkaroon kayo ng biglang emergency, nang ilangan kayo ng salapi. E paano na, nagastos na ninyo lahat, nagasta na. Wala nang natira, o dili naman kaya yung nadelay ang sahod, kinakailangan ninyo ng salapi sa isang emergency na pangangailangan. Emergency purposes. Saan kayo kukuha? Hanggang bigla, nakita kayo ng isang kaibigan, bakit kabalisa? Sinabi mo ang problema, o pahiramin kita. Ayan, tapos na ang problema, tapos na ang pagkabalisa.
So tumatagal lang ng maikling panahon o maikling oras, maikling sandali, wala na yung stress mo. Yan yung stress na hindi naman nakasasama sa iyo, dahil ang stress ay reaction nga sa pressure na ating dinaranas o pinagdaraanan. It's a fight or flight. Ayan, sabi nga nila. Pero ito po ang nakasasama, may pasubali. Kapag ang stress mo ay tumatagal sa iyo sa bawat araw. Halimbawa, meron kang katrabaho sa opisina na ayaw mo nang ugali, lagi kang sinusungitan, lagi kang binubulyawan o para kang inaalila. O basta galit na galit ka araw na araw, o araw-araw mo siyang nakikita, araw-araw ka namang nai-stress. So yung katawan mo, tensyonado sa buong araw. Maghapon hanggang sa magdamag, hindi ka na halos makatulog dahil tensyonado ka. So hindi po kakayatin ng katawan yan. Diyan po nagiging masama ang stress. So maaari pong mag-produce ang inyong katawan ng mas maraming acid, dahilan para kung meron po kayong hyperacidity, ulcer, lalo pong manakit yan, at kung meron po kayong high blood or hypertension, kapag tumaas po ang inyong blood pressure, delikado po yan. Magkakaroon po kayo ng palpitation, magkakaroon kayo ng pananakit ng ulo, no? Laging naririndi ang inyong utak. Kapag kaganyan po ng ganyan, ay hindi po makakabuti sa inyo sapagkat hindi na po magiging balanse ang magandang chemical sa inyong katawan. Kaya nga ay sabi ng mga eksperto, tataas ang level ng inyong cortisol na makakasama sa inyong kalusugan. So dapat, kapag ka laging naririndi ang inyong kaisipan, meron pong mahalagang bagay na dapat kayong gawin. At ito po yung pinakamahalaga kong tips. Isang bagay lang. Yung pong pag-aralan po ninyong kumalma agad. Kalma lang. Kung kayo ay magagalitin, kalma. At huwag kayong magtatanim ng galit. Mag-focus kayo sa mga bagay na magpapawala ng inyong galit para hindi po magtagal ang inyong stress. Kung kayo ay malulungkutin, ay bumaling po muna kayo sa ibang bagay. Halimbawa, gawin ninyong positibo ang inyong kaisipan kung bakit. Halimbawa, yun nga, hindi pa dumarating. Baka nga naman na traffic lang ganun. Para hindi po magtagal yung stress sa inyong katawan, para hindi po laging tensyonado kayo, sapagkat napakadelikado nga po niyan pag nagtagal sa inyong katawan. Yun nga, maaring lumala ang inyong hypertension o high blood, ang inyong hyperacidity, ang inyong ulcer, at kung minsan naglalabasan po sa balat yung mga sintomas kagaya ng rashes, allergies, at mga iba pa pong mga karamdaman sa balat, pati na yung mga tigyawat, acne. Ayan. Kaya napakahalaga po na pag-aralan po ninyo na kayo ay kumalma kaagad kapag ka kayo po ay nai-stress. At kung meron po kayong mga karagdagan na maipapayo, malugod pong tinatanggap ang inyong mga comments sa ibaba upang makatulong din po sa ating kapwa. Sapagkat kapag ka hindi po naagapan ang stress, lagi po kayong nai-stress, mayroon pong tugon ng ating katawan dyan. Ang magiging tugon yan, papasok po sa anxiety, na siya naman nating tatalakayin sa susunod nating video, sa susunod na linggo, kung ano ba ang anxiety, paano natin tutugunan at lulunasan ang anxiety para hindi rin po tayo magkaroon ng malubhang karamdaman o malubhang pagdaranas dahil sa anxiety. Sapagkat bawat stress, pag sumobra, nagdudulot ng anxiety at maaaring pumasok sa depresyon na kahuli-hulihan nating tatalakayin. At ito lamang po para sa araw na ito na may kinapulutan po ninyo ng impormasyon at ng aral na kung saan ugalayin po ninyong mag-relax. Mag-relax muna po kayo palagi para maiwasan po ang pananatili ng stress sa inyong katawan. At hanggang sa muli po nating pagkikita,